Hi guys, welcome sa Sip 9. In this video ay tuturuan ko na naman kayo ng panibagong shortcut, no? So, ang shortcut natin dito sa video na to ay ang multiplication by 11, no? So, alam ko na marami na sa inyo nakakaalam nito, pero alam ko rin na marami pa rin ang hindi nakakaalam, no? So, yung math shortcut na ito, syempre pwede yung i-mental math, no? Kasi this is a very easy computation, no? Na pwedeng-pwede yung mental math. Okay, so number one, bigyan ko muna kayo ng example bago natin i-discuss yung shortcut. So, 43 times 11. Times 11. So, paano yung shortcut niyan? Una, you copy yung ones digit, no? So, yung first step, copy ones digit. And number two, i-add mo yung ones and tens digit. So, add ones and tens digits. So, dalawang case yan. Pag may remainder, tsaka pag wala. Yung case 1, ina lang natin. Case A, if no remainder, pag walang remainder, write the sum. The sum to the left of the digit obtained in 1. So kung ano nakuha mo dito sa number 1, ilalagay mo yung digit na yung sum, no? Pag walang remainder, you write the digit to the left of the ones digit. So magiging 4 ito. 7, di ba? Kasi 4 plus 3 is 7. And number 3, we have copy the tens digit and then write it. Siguro dalian na lang natin. So, case 1 ito, walang remainder. No remainder ito. No remainder. And 2, step 2. So, copy. Write the ones or the tens digit. To the left of the digit obtained, yung nakuha natin sa number 2, no? In 2. So, lalagay mo yung digit to the left of number 2, yung tens digit dito. So, magiging 473. So, pwede yung i-verify 43 times 11. That's 3 and then 4, di ba? And then 1 times 3 is 3, and then 1 times 4 is 4. So we add, that's 473. Alright, copy, add, copy. Example 2, 63 times 11. 63 times 11. So copy, add, and then copy. So 693. Pwede natin verify, no? 63 times 11, that's 3, that is 6, and then this is 3 also, and this is 6, 693. Tama, diba? So, 693, tama siya. Okay, ano yung sinasabi ko kanina na may remainder natin? Halimbawa,
87 times 11. So, paano to? Pwede tayo mag-copy. Pwede tayo mag-add. Kaso merong sobra sa 1 digit, diba? So, kasi 8 plus 7 is 15. Hindi natin pwedeng ilagay na 15 tapos copy. 8,157. That's wrong, diba? So, ang gagawin natin is dun sa 15, 5 lang isusulat natin, diba? And then, imbis na copy ito, mag-a-add tayo ng 1, syempre. Magiging 9 siya. Okay? Kasi parang remainder, hindi siya remainder, but i-carry over siya, diba? So, verifying, we have 87 times 11, we have 7, 8, and then 1 times 7 is 7, and 1 times 8 is 8. So, that's 957. Okay? Okay, so, ang question, bakit siya nag-work? Why does the shortcut work? Yan nga natin yung una natin example, 43 times 11. So, 3 times 1 is 3. Tapos, 1 times 4 is 4. And then, ito naman, 1 times 3 is 3 and 1 times 4 is 4. Bakit tayo nagka-copy dun sa ones digit? Kasi, tignan nyo, wala siyang katapat, di ba? Wala siyang katapat. So, we just have to copy. Yun yung kinakopy natin. Next, we have, ano sinusunod natin? Ina-add natin yung ones digit tsaka tens digit, no? Kasi dito, pagdating mo dito sa multiplication, magkatapat yung dalawang yan. So, you have to add, no? So, magiging 7 yan. And then, we copy, ito naman, wala na ulit siyang katapat, no? Yung 4, wala ulit siyang katapat, so you just copy. Yan yung copy at copy, no? Na walang remainder. Pag may remainder naman, for example, this example natin sa taas, 7 times 11, ayan, kakopy mo pa rin to, no? Multiply natin. 87, kasi 1 times 87, tapos 87 also here. So again, you copy also this, and then you add, no? I-add mo to kaso meron siyang remainder. O meron siyang carry over, sorry. Remainder ako na remainder. So magiging 9 yan. 957. Okay, so that's it. Sana ay may natutunan kayo. As you can see, hindi lang natin dinidiscuss yung shortcut, kundi dinidiscuss din natin kung ano yung reason bakit natin siya nagagawa. Of course, assignment nyo na lang, i-revise nyo to. Paano naman pag may with remainder. Okay? So, pasensya na kayo sa sulat ko. Madulas kasi itong ano, medyo naglagay ako ng tempered glass dito sa iPad. So, madulas yung glass. Hindi pa ako sanay magsulat. Anyway, palusot ko lang yung pangit talaga yung sulat ko. Maraming salamat. I'll see you in the next video. Gusto ko yung invite sa sip9.com yung website natin. At yung ating channel, youtube.com/user/sip9ph. Mag-subscribe kayo, no? See you!